Magandang gabi po sa inyong mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay magtiwala sa Panginoon. Alam niyo po ba na napakahalaga ang magtiwala sa Panginoon? Bakit? Dahil napakarami pong kapahamakan na sa atin ay pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. Sa pamilya natin, sa mga kamag-anak natin, kaibigan, mga mahal sa buhay. Kaya po napakahalaga na ang isang tao ay magtiwala sa Diyos. Ano po? Ang sabi sa aklat ng Epeso 1:7, ang sabi po ay ganito, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Unang-una daw po ay ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating kaligtasan. Dahil hindi naman po natin inaasahan at hindi naman po natin gusto ay napakarami pong mga aksidente na nangyayari sa ating mundo o sa ating lugar. Ano po? Ngunit paano po tayo makakaiwas sa ganyang mga pangyayari? Ang sabi sa Biblia ay magtiwala daw po tayo sa Panginoon. Ang sabi doon, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. So unang-una, ano po? Ang ating kaligtasan ay dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon. Kasi kapag ang isang tao ay namatay at siya po ay wala sa Panginoon, sigurado pong siya ay mapapahamak. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, may kaligtasan. Ano po? Napakarami pong sakuna ang nangyayari. Manood po tayo ng balita. Lindol doon, lindol dito, bagyo doon, bagyo dito. Ano po? Puro aksidente. Bakit? Dahil napakarami ng mga aksidente na pwedeng mangyari. Kaya kailangan nagtitiwala po tayo sa Panginoon, sa ating kaligtasan. Paano magtiwala sa Panginoon? Ano po? Lagi kang manalangin, lagi kang humingi ng tulong sa Panginoon, lagi kang humingi ng pag-iingat sa Diyos. Panginoon, ingatan niyo po kami, ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan. Ganyan po yung nagtitiwala sa Panginoon. Pagising mo sa umaga, humihingi ka na ng tulong sa Diyos, Panginoon, ingatan niyo po kami. Ganyan ang nagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang sabi sa Biblia, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating kaligtasan. Kaya po napakaraming tao napapahamak minsan ay dahil hindi po sila nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili. Eh magaling ako eh, malakas ako, matalino ako, may pera ako, may kakayahan ako. Kaya minsan sila napapahamak. At kalimitan, inaalaw ng Diyos na sila ay mapahamak dahil para maalala nila sa kanilang isipan na hindi tayo pwedeng magtagumpay dahil sa ating sariling lakas. Ano po? Hindi tayo pwedeng magawa ang ating mga bagay na gustuhin kung wala po ang ating Panginoon. Kaya dapat po ay lagi tayo nagtitiwala sa Diyos, ano man ang ating plano, ano man ang ating gagawin, ano man ang trabaho natin, ano po? Ipagkatiwala mo sa Diyos upang sa gayon, hindi po tayo mapahamak isang araw. Maging sa mga negosyo po natin, ipagkatiwala po natin sa Panginoon upang sa gayon ay hindi po tayo mabigo, hindi po tayo bumagsak. Sapagkat kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, tayo po ay iingatan at pagpapalain ng ating Diyos. So malinaw po na kung gusto natin magkaroon ng kaligtasan, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Unang-una, ano po? Na dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon ay ang ating kaligtasan. Pangalawa, ano po? Ang pangalawa po nating dapat ipagkatiwala sa Diyos ay ang kapayapaan. Alam niyo po bang napakaraming tao ngayon na wala nang kapayapaan sa kanyang isip? Wala nang kapayapaan sa kanyang puso? Wala nang kapayapaan sa kanyang buhay? Mahirap ka man o mayaman. Ano po? Bakit? Dahil walang Diyos sa kanilang buhay. Pero kapag ikaw ay may Diyos sa iyong puso, magkakaroon ka po ng kapayapaan.
Alam naman natin na kapag ang isang tao ay punong-puno ng problema, nawawala po yung kanyang kapayapaan. Nababagabag na po yan eh. Ano po? Nababagabag. Yung mga maraming utang, ano po? Yung mga may nararamdamang sakit sa katawan, bagabag na sila. Sa bakit? Dahil wala nga po silang mga Diyos sa kanilang buhay. Pero simple lang, kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan, magkaroon tayo ng Diyos sa ating buhay. Ano po? At kung gusto po natin pumayapa ang ating buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating buhay, upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng kapayapaan. Sapagkat sa Panginoon ay may kapayapaan. Nababalitaan po natin, di ba? Ang tension po sa West Philippine Sea. China versus Philippines. Ano po? At kung ano-ano pa pong mga balita, magkakagera, ano po? Yung mga, lalo na po nung nakaraang mga pandemic, diyan po nabagabag ang mga tao, marami po nagpapanik. Di ba? Pero simple lang, ang sabi doon, sa Biblia, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating kapayapaan. Upang sa gayon, anuman ang mangyari sa ating buhay, tayo po ay may kapayapaan. Napakahirap po matulog kapag walang kapayapaan ng isang tao. Pag magulong-magulong ang kanyang isip, hindi siya makatulog. Mahirap matulog. Pero simple lang po yan eh. Kung gusto mo pong ikaw magkaroon ng kapayapaan, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Sapagkat ang taong walang kapayapaan, yan po ay punong-puno ng problema. Pero kapag nasa Panginoon ka, kaano man karami ang problema, kawalan o kahirapan man, sakit karamdaman, magkakaroon ka po ng kapayapaan. Bakit? Dahil nasa Diyos ang ating kapayapaan. Hindi po tayo kayang bigyan ng kapayapaan ng pera. Sige po, marami kang pera, tapos nababagabag po ang iyong sarili. Hindi mo po kayang bilhin ng kapayapaan. Hindi ka pwedeng pumunta sa drug store, pabili ng kapayapaan capsule, peace capsule. Wala po. Wala pong kapayapaan saan mang tindahan. Walang kapayapaan sa pera. Walang kapayapaan sa kayamanan. Walang kapayapaan sa anumang bagay na mayroon ka. Isa lang ang may kapayapaan, sa Panginoon. Bakit napakaraming mayayaman nagpapakamatay? Ibig sabihin, hindi pera o kayamanan ang nagbibigay sa kanilang kapayapaan. Ito ay ang ating Diyos. Kaya dapat po ay magtiwala tayo sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating kapayapaan sa Diyos. Upang sa gayon, anuman ang mangyari sa ating buhay, tayo po ay magiging payapa ang ating mga pag-isip. Kahit po punong-puno ng problema, kasi wala naman pong taong hindi naman problema. Alam niyo po ba yung taong hindi naman problema? Yun po yung taong ang kanyang mga kasama sa buhay ay punong-puno ng problema dahil sa kanya. Yung mga taong may Down syndrome, yan po yung walang mga problema. Bakit? Kasi wala po sila sa normal na pag-iisip. Kaya ikaw ay may problema, ibig sabihin, normal kang tao. Ano po? Ang gusto lang ng Panginoon, ipagkatiwala po natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, kabagabagan. Bakit? Upang sa gayon, magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Pangatlo po, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga lakad. Napakarami nating plano, napakarami nating gusto, napakarami nating na gustong gawain. Ano po, yung iba napakaraming gustong gawing negosyo. Yung iba ang daming ginagawa, binabalak sa kanyang buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, lahat ng ating balakin ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Alam niyo po ba kung bakit natin ipagkatiwala sa Diyos? Dapat upang hindi po tayo mabigo. Di ba? Kasi kalimitan po ng mga nabibigo sa sarili, sa kanilang buhay, yun po yung hindi nagtitiwala sa Diyos. Iyon po ay yung mga nagtitiwala sa kanilang sarili lamang. Kaya kung gusto po natin magtagumpay sa ating buhay, magtiwala po tayo sa Panginoon. Hindi ko naman sinabi huwag ka magtiwala sa sarili mo. Sapagkat napakainam sa isang tao ang may tiwala sa kanyang sarili. Ngunit higit sa lahat, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong kakayahan. Upang sa gayon, hindi po tayo mabibigo at bibigyan tayo ng tagumpay ng ating Panginoon. Ano man ang iyong balakin sa iyong buhay, sisiguraduhin ko po sa iyo, kapag iyan ay binigay mo sa Panginoon, ikaw po ay magtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay punong-puno ng pagpapala sa bawat tao na nagtitiwala
sa Kanya. Yun lamang po. At nawa ay napagpala kayo sa salita ng ating Panginoon. Sundan niyo po ako sa aking channel. Ano po, subscribe niyo po ako sapagkat tayo po ay mag-upload lagi ng pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Kita po tayo sa susunod nating video. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you po.